Ayan guys, magandang araw na naman sa inyong lahat. Ngayong araw na to, maglalakbay na naman tayo papuntang Jeddah. Okay? Magkakalyseri na naman tayo. Ayun nga pala guys, ha? Maraming salamat sa inyo sa mga nag-like at saka nag-subscribe. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta. Ayan. Ayan guys, shoutout nga pala dyan sa inisang ko na si Darrell Tumale dyan sa Manol, Lagkarlan, Laguna. Sina-shoutout na kita. Ayan. Maraming salamat, ha. Okay. Guys, keep on watching. Okay. Kabir, dahan-dahan lang kasi medyo palusong mahataking pababa, lalo pag full kargado ka ng full box, talagang mahataking ka palusong, kaya alalay sa exhaust hanggat maaari. Huwag ka masyadong plano ng plano, exhaust lang, datas, naka low gear para naka-antabay yung exhaust brake para hindi kang patak pababa ng mabilis, kasi marami rito guys, lalo dyan sa Altabir, marami dyan na uusukan ng gulong, nagiinit yung brake kasi preno ng preno, panusong yan Oh hell no, medyo madilim pa guys, ano, kasi raga pa taglamig kasi matagal sumibol yung araw, tapos sa hapon naman, sa paggabi, mabilis dumilim. Ayan pag yung taglamig, pero pag tagaraw, ganito pa lang mga alas 5, medyo tirik na araw, tapos sa gabi naman alas 7 na ng gabi, maliwanag pa. Ganun pag tagaraw. Itong binabaybay natin guys, ito yung Alsagir. Alsagir to. Palusong yan, na kurbada yan. Sigsag ko no, sigsag. Sigsag na pababa. Kaya ang tabay lang, ingat. Tulad yan, yung overtake. Tanker yan. Ito naman na mga kabady natin, mga Pinoy truckers, talagang masasabi natin kalibas sa pagdadrive kasi naiingat Oh my God! Hindi naman patulad ng ibang lahi guys. Walang pakialam. Wala silang pakialam Hindi nila iniisip yung ma-accidente sila. Hindi nila masyadong pinapairin yung safety. Mga Pilipino, maaasahan tayo pagdating sa mga ganitong mga sitwasyon na medyo delikado, muna natin yung safety. Kaya talagang sa halos sa karamihan medyo na aksidente rito guys, mga ibang lahi.
bihira ka makita sa patak ng ulan na na-aksidente na Pilipino. May mga aksidente bang Pilipino, eh ano yun? Talaga, kung ba siya nadamay, gano'n. Yung iba nito mga tumutumba, Bangladesh, Pakistan. What? What? Tumba yung truck, may itam sa kalsada, umihiga. Ayan guys, padusong yan. Kaya ako, nakantabay ako guys sa ano lang, naka-exhaust brake ako. Tapos naka-10 gear lang, alalay lang. Kasi full box yung karga ko eh. Bigat. 23 tons. Kung empty, walang problema guys. Kasi yakang-yakan ng exhaust brake. Tsaka yung kung naka-gear pa kayo. Tsaka... Saka nga pala guys, itong truck nga pala, diba na-review ko na to sa unang video ko, automatic. Ako pag yung naglulusong guys, para sa akin ha, yung technique ko rito, pag naglulusong ako, naka-exhaust brake, tapos naka-manual lang ako, minamanual ko. Bola lang yan. Para hindi siya kagad nagpapalit-palit. Para nakokontrol ko guys, ibig sabihin para nakokontrol ko. Hindi ko lang alam yung iba, yung anong technique ng iba. Pero ako, mas gusto ko yung naka-manual kasi naka-safety. Naka-safety ako. Naka-manual, tapos exhaust brake lang. Alalay exhaust brake. Medyo malakas na yung exhaust brake ng man. Yan guys, nakita nyo yung mga pabalik. Oh. Pabalik yan ang mga Riyan, Dabang. Takbo ko guys, 60 lang. Kasi para takbong pugi lang. Iwas disgrasya. Tamaan na rin natin ang dasal kasi guys, si Lord ang talagang gagabay sa atin kahit sa tekmunta. Amen! Ayan guys ha. 6-7 dito. Bundok na bato. Road trip tayo guys sa Jeddah. Sa gear, pagtapos nito sa baba, Al-Kabir naman. Yan, camera guys, oh. Ah, kita nyo na. Kailangan ako, oh, tumatakbo lang ako 70 kasi 80 yan eh. 80 ang speed niyan. Naririnig nyo guys yung kumulang baka na yung exhaust brake ko. Nag-ano siya, nag-activate yung exhaust niya. Ganun, kaya gusto ko naka-ano lang ako, naka-manual. Kasi pag yung nasobra na yun sa ano niya, yung pinaka-RPM ng gear niya, mag-activate yung ano niya, busang mag-activate yung exhaust brake niya. Yun ang kagandahan. Kaya mas gusto ko guys, medyan palusog dito sa gabel tsaka sa gear, naka-manual lang ako. Yan ang ginagawa ko para safety. Safety tayo. Saka isa na rin, distansya lang. Pag yung iba kasi tumututok, eh pag nagbigla ang preno, saltok pa talaga sa ngaan. Kaya yung iba maraming sumasaltok, eh ano, tumututok eh. Natutok pag yung nagbigla ang preno, eh talagang wasak yung ano, pati ikaw madadamay pagtagkataw. Kaya magmari, distansya amigo. Sabi nga nila, distansya amigo. I don't know.
ka, bawas ka ng bawas. Basta ta, halimbawa, nasa Giscano. Bawas, bebe. Bawas po tiyo, hanggat maka, ano siya, tumatakbo siya. Kasi mararamdaman nyo naman guys kung ano eh. Yung gire, kung nahihirapan na yung ano, yung RPA, pababa na. Sabi eh, nagbaba tayo ng ano, baba tayo ng gear. Ay pag yung RPM naman pataas, yung sumisigaw na yung RPM, eh kailangan mong mag change gear pataas naman. Para hindi sumigaw naman yung makina. Nahihirapan yun. Nagihingi ng cabyo yun guys. Ibig sabihin. Ayan. So, guys, may parating na naman camera, oh. Inyo. Pero, okay lang, kasi, ito, alalay lang. Minsan, guys, may nakatago dito. May nakatago tourist dito. Sabi, tinitignan nila yung mga na-overtake. Kasi, alam mo naman na mga driver, talagang kahit papano, ay paraan. Sabi nga lang, paraan daw. Pag walang pulis, overtake. Walang nakakita. Banat. Google! Parinig kita sa... Eh, pag meron pulis na nakita, oh, eh, tahimik muna. Sunod ka lang mga sunod. Ganun ang karamihan ginagawa, di ba? Pero ako naman guys, sa totoo lang, magawa rin ako niyan, ganyan. Pero talagang ano, gagawa ako pagka kasalubong ko lang yung truck, tsaka sa likod ko yung truck lang. Pero may mga kotse, hindi ako talaga overtake. Hirap na. Mamaya yung kotse sa likod eh, private car pala yun, pulis mo lang sakay. Hindi nadali ka. Kaya yung iba guys na pulis talaga gumagamit ng ano, ng private car kasi nga yung mga driver sinisilip nila sa side mirror yan sa likod kung may makitang blinker sa taas alam na pulis yan kaya hindi na mag-overtake kaya yung pulis hindi nakakadali kaya ang ginawa nila gumamit sila ng private car para makahuli sila kasi nga naman ang driver ginagawang palatandaan yung blinker saka yung kulay ng ng sasakyan ng pulis. Yung iba kasing driver, matanda eh, di ba alam makagad ng pulis to. Hindi na siya gagawa ng ano ng traffic violation. Yung pag-overtake. Susunod na yan. Pag nakalusot na yun, saka naman, babanat yun. Ganun yun, guys. Pero kung ikaw naman eh, kumpiyansa, akala mo, oh, walang pulis sa likod. Oh, overtake ka. Walang pulis sa likod, walang pulis sa harap, saka sa lubog. Overtake. Hindi mo alam, private pala yun nandun sa may hulihan. Di, kasi yung iba guys, mag-ulang eh. Yung ibang pulis, yung ginagawa nila, sumasama sa pila ng truck. Pagalimbawa eh, may babaga, tapos may buntot-buntot yan guys, buntot-buntot. Ginagawa ng pulis, bumubuntot din sa truck sa ulihan, nagtatago, hinihintay niya kung may bubuka, may overtake. Pag may overtake yun, saka lalabas yun, hahabulin yung overtake. Ganun ang ginagawa niya. Kaya, nadali ka talaga. Kaya, ako talagang, maala na, magbuntot-buntot ako guys, pag halimbawang ganyan naman maraming kotse, hindi ako lalabas talaga. Hintayin ko talaga na puro truck na lang kami. Kaya nagkakataon naman talaga guys na ganyan eh. Na puro truck na lang pati kasalubong mo. Kasi ako pag umu-overtake ako talaga tinitignan ko yung kasalubong ko guys. Puro truck lang. Tapos kung sa likod sinisilip ko sa ikiro kung puro truck. Saka ako overtake. Ewan ko lang guys ha. Kung may gumamit pa rin pulis na pulis na gumamit ng truck, napaka ano na yun, ha? Diba? Kagulakan na sobrin.
Hindi guys, joke lang yun ha. Talagang karamihan ginagamit ng pulis lang dito. Private car, tsaka yung mobile car nila. Yun lang. Yun, karamihan nakakadali yung overtake yung private car. Kasi nga, ganun nga discarding. Kaya ingat lang. Meron palang pag, you know, kaya pala madilim. May pag. May pag guys, kaya pala... medyo madilim. Ito, magparap na rito ba? Ito guys, papasok ko ng Alcabir, sorry. Alcabir. Ito, tapos tayo sa Alsagir. Ayan guys, nakita nyo. 1.5 Alsail Alcabir. Alsail Alcabir. Yo guys. Ito medyo smoothy kasi residential area guys, kaya medyo daganda. Sabi nga nila slow down. Agara din yan guys, yan agara, napanatan yung lumalagpas nakatalikod sa parating guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Maraming salamat guys. Thank you and Leo Highway Vlog. Signing off.